guys, is Dylan. So, yung ginagawa namin ngayon is naglilipat bahay kami. Tapos, ibig sabihin nun, may bagong PC setup na naman tayo. Kaso lang, yung ginagawa ko is, nag-ano kasi ako, nag-wrap ako ng carbon fiber na, ano, na vinyl sa old na lamesa ko. So, spontaneous lang to, naisipan ko lang na, oh, baka pwede ko itong i-vlog. So, yun nga, i-vlog ko. At, magbibigay ko sa inyo ng mga tips kung ano ang dapat gawin sa pag-wrap na ito. Pero take note na hindi ito perfect kasi sobrang laki ng wrap ko. Hindi ko malinis lahat. So ayun, nasabi ko ng disclaimer. Simulan na natin ang pag-wrap. Nakikita nyo na medyo beat up na yung lamesa ko. So ito yung tatapakan natin ng carbon fiber vinyl. So yung mga gamit na kailangan mo is yung carbon fiber sticker. So pwede mo to mabili sa motor shop or print shop. So sa akin, nabili ko to ng 80 pesos per 1 feet by 4 feet. So dito lang yun locally. Hindi ko alam kung magkano talaga yung exact price nito. So yung other thing na need mo is yung blow dryer or heat gun. So pwede namang wala, pero mas malinis yung pagkakadikit kung meron, kasi lalo na yung mga curve sa lamesa. So mga steps na kailangan mong gawin is, first, linisin mo muna ng mabuti yung lamesa mo, kasi pag hindi ito malinis, hindi magdidikit ng maayos yung sticker. So brushan mo, punasan mo, brushan mo kung kailangan. Tapos pagkatapos nun, punasan mo ng microfiber towel, kasi yung microfiber towel is mas effective sa pagpunas. Tapos yung kinukuha na yung mga dust particles na hindi natatanggal sa normal na pagpunas. So, i-include mo din yung sides sa lamesa para didikit din yung sticker doon. So, after sa prep work na ginawa mo, i-cut mo muna yung sticker. Tapos, bigyan mo ng allowance para mas stretch. So, on my case, may curvature yung lamesa ko. Kaya, sinunod ko na lang doon sa curvature. So, i-open mo muna partially yung sticker. Huwag mo i-open lahat. Kasi, pag i-open mo yung sticker lahat, mag-crease, tapos kailangan mo naman tanggalin, tapos dikit, so ganun. So, i-partial mo lang, tapos itikit mo yung part na na-open na, tapos gamitin mo yung microfiber towel mo. O pwede din nga naman yung yung kamay mo lang na mabush yung mga air bubbles. So, andito na tayo sa proper na pag-apply. Huwag nyo gayahin yung katangahan ko. So, ito kasi may creases yung binili kong carbon fiber. Kung nakita nyo dito sa video. So, pag may creases na ganito, i-push mo yung air bubbles unparalleled to the crease. So, para magets nyo, ito yun. Pag ganito yung crease, dapat yung pag-push mo is dito and vice versa. Kasi pag i-parallel mo yung pag-push mo sa crease, kahit anong blow dry mo niyan, hindi talaga yan mawawala. So, yun. Huwag nyong gayahin yung katangahan ko. Sa mga edges at curves naman, need mo siya i-blow dry para ma-stretch out nyo at hindi mag-crease. So, ito. Blurry yung shot na to, pero gusto ko kasi i-point out na na-staple ko yung ilalim na part sa sticker, kasi yung texture kasi talaga ng lamesa ko is may green. So i-take note nyo lang din yan kung kayo yung mag-a-apply. So dito na part sa lamesa is sira yan talaga, kaya nag-crease. So i-take note nyo na din na pag may mga butas yung lamesa nyo, yan din yung mga potential cause sa pag-crease ng sticker. So pag smooth naman is of course smooth naman, so nakita nyo sa dito na part. So yun lang yung takeaway ko from this vlog. So basically, I'm just telling you guys what my mistakes were para di nila magagaya. So usually, mga carbon fiber videos is sinasabi nila na yung dapat gawin. So in this video, sasabihin ko sa inyo kung yung hindi nyo dapat gawin. Ito na yung full setup ko. So kung nakita nyo, medyo natakpan lang ng mousepad yung creases na nasa lamesa, kaya sinwerte ako dun. Tapos ito din, ginawa ko na lang sa laptop table ko rin. Medyo mas malinis yung pagkakagawa ko dito, kasi first ko ginawa yung sa desktop, tapos pangalawa yung sa laptop, tapos sa pangalawang try, alam ko na kung anong hindi dapat magawin at anong dapat gawin. So hindi naman ito limited lang sa lamesa. Pwede mo naman itong gamitin sa hooks o kagaya nito na pwede mong takpan. So as you can see, ito yung before niya, tapos linagyan ko ng black na carbon fiber.
ito na yung resulta niya. Ginagamit ko to sa paghang ng aking controller, sa aking headphones, at pagdidikit ng shelf sa bubong. So yung shelf na mismo, linagyan ko na din ng carbon fiber na itim para mas malinis tingnan kesa yung wood lang. So ayun, if you guys have any better suggestions or any better tips na sa pagdikit ng carbon fiber, so ilagay niyo sa comment box down below. So yun lang po yung video natin ngayon, and I'll see you guys on the next video.